Kumusta na po mga kaibigan, mga kapatid? Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta. Buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Welcome po dito sa Comment on Air. Dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay malaya po tayong makapagbibigay ng mga komento. Ang akin lamang pong pakiusap ay huwag tayong gagamit ng mga hindi nararapat na salita, gaya po ng mga pagmumura. Basta't kung ano lamang po ang nais niyong i-comment, basta't naayon lamang sa paksa, ay walang problema doon. Ang akin pong papaksain ngayon para mabigyan natin ng komento at gusto ko rin magkapagbigay ng komento dito ay may kaugnayan po nitong nalalapit na Nobyembre 1. Ano po? Ito pong All Souls Day o Piyesta ng mga Patay. Ayon na rin po sa turo ng ating kinagis ng relihiyon. Hindi lamang po ang ating kinagis ng relihiyon ang naniniwala dyan na ang kaluluwa raw ay buhay pa. Kaya ipinagpipista nila yon. Lahat po ng relihiyon sa buong mundo, hindi lamang po ang relihiyong Kristiyano. Ano po? Talagang tradisyon na nila yon. Kahit po ang relihiyon ng mga Hapon, lalo na po ang relihiyon ng mga Incik. Talagang yan ang talagang halos makikita mong masayang nagdiriwang sila pag Nobyembre 1. Kasi naniniwala sila na ang kaluluwa nga ng mga malila sa buhay ay buhay yon. Ano, na alam pa ang kanilang ginagawa. Nagdiriwang din. Yun ang kanilang paniniwala. Tayo naman na mga Katoliko na ang kinagis na nating relihiyon, naniniwala tayo sa na ang kaluluwa ay buhay at kailangang ipagdasal natin yan para makarating sa langit. Dahil nga po sa turo ng mga pare. Ano po? Yan, unahin ko muna po yan, ano? Kasi po, itong si Wendell Talibong. Sumisikat si Wendell Talibong eh. Kasi itong si Wendell Talibong, kung mapapansin ninyo, itong programa raw niya punto por punto. Ang dapat ang programa nito, ano yun, chap-chap por pat, chap-chap, hindi punto por punto, chap-chap por chap-chap. Katulad po ng, ano po, binigyan ng komento ni kapatid na Rini Panoncelio at ni kapatid na Michael Sandoval, yung itinuro na napanood nila na itinuturo ng pare at nung Defensor Katoliko na si Attorney Liasos ba yun? Ayan. Na di umano, ang patay ay dapat ipagdasal o ipanalangin. Kasi yun na nga po, ang paniniwala na buhay ang kaluluwa. Kaya nga po, sabi nga nung tanong nung abogado dun sa pare, bakit raw niya ipinagdarasal natin ang patay? Ngayon, ang sagot nung pare, ay yun anya ay nasa Biblia yon. At sinabi niya kung saan sa Biblia mababasa. Sa Exodus niya, Kapitulo 3, ang versikulo 6. Ayan. 3 at 6. Hindi po 3:16 kasi doon sa isang ano ko na ba ang nababanggit ko 3:16. Mali po yun. 3:6 ng Exodus. Doon po mababasa daw na ang Diyos daw ay Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. At yun nga ang basihan nila, bakit ang mga patay ay dapat ipagdasal? Dahil yun nga daw ang basihan nila. Kasi mababasa raw doon sa Exodus 3:6 na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga buhay, o hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya, binasa ngayon ni kapatid na Rene, binigyan nila ng komento yun. Kasi yun po ang ano, yun po ang talagang tungkulin ng Iglesia ni Cristo, ipangaral
ang ebanghelyo, kung anong nasa Bibliang totoo, yun ang ipangangaral. Eh sabi po nung pare, kaya ipinagdarasal ang mga Katolikong patay dahil nga doon sa Exodus 3:6 na ang Diyos daw ay hindi, ulitin ko, Diyos daw ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kaya tiningnan ni nung dalawa ni kapatid na Michael at saka ni kapatid na Rene Panoncelio kung yun nga ang nilalaman ng Exodus 3:6. O binasa nila, maliwanag po, hindi yun ang nilalaman. Kaya, sabi nung dalawa, eh, hindi totoo yung sinabi ng pare na yun ang nakasulat doon sa Exodus 3:6. Binasa niya yun eh. Ngayon, sabi nito ni Talibong, kumuyan din doon, yan din po ang binigyan kong tindi. Dahil nga po sa sabi ni Talibong, inakusahan ang Iglesia ni Cristo na huli daw sa pagtsatsap-tsap. Alam niyo po ang pagtsatsap-tsap na ginagawa ni Talibong, pandaraya yon. Hindi yun yung pansamantalang puputulin mo, hindi mo natataposin yung teksto kasi yun lang sasagutin mo, yung sinabi niya. Pero hindi po paninira. Hindi katulad ni Talibong na tsatsap-tsapin, sinatsap-tsap para manira at para hindi na mapakinggan yung iba. Ibig sabihin, para sirain nyo na dudugtungan niya ng kasinungalingan na. Yun po. Kaya nga po eh, ang title ko sa sagot ni Kita Libong ay King of Chap-Chap. Bakit? Eh kasi nga po, yun nga po talaga ang ginagawa. Kahit anong panuorin yung video niya, talagang sinachap-chap niya. Eh ako po, napakarami kong video, hindi ko po ugali na katulad ng ginawa ko na pinopost ko. Ha? Yung sagot ko Talibong, pinopost ko ha? Yung mga sinasabi niya. Hindi ko po ugali yon. Kaya lang ginawa ko yon para ipakita ko po sa mga nanonood kay Talibong, sa mga kong mga, na ganun nga ang pagtsatsap-tsap ni Talibong. Pero bagamat ipinost ko, hindi ko po binabago kung ano yung pinopost ko. Ha? Hindi katulad ni Talibong na may inaalis para mabago. Ha? Yun ang chap-chap na ginagawa ni Talibong. Hindi po porto por ponto, kundi chap-chap. Ngayon sabi niya, huli daw si kapatid na Rene at si kapatid na Michael sa pagcha-chap-chap. Wala naman nung chinap-chap-chap. Wala pong dinaya si kapatid na Rene o si, at saka si kapatid na Michael. Binasa po yung sinabi ng pare sa Exodus 3:6. Eh wala po doon. Ngayon, sinagot na naman, nagano na naman ang video si ano, si Wendy Talibong. Naku, lalo raw idiniin ko ang Iglesia ni Cristo. Ayan, yun na naman, title na. Idiniin lalo ni Mr. Sineta ang Iglesia ni Cristo. Eh bakit? Pinaliwanag na rin. Oo. Dahil po sa hindi pa raw ata tapos ang teksto doon nung pare. Tapos, eh chinap-chap na raw. Hindi po chinap-chap yun. Kasi, yun nga lang ang sinabi nung pare. Eh ngayon, kung tataposin naman ang teksto, wala rin doon yung sinasabi ng pare. Anong katunayan? Sige, basahin nyo po. Sa Lucas 20 ba yun? Chapter 20. Kung siguro verse 38 yun. Basta dyan po sa Lucas. Umpisa nyo sa 35, verse 38, 39 yan. Basahin nyo po yan. Ano po? Yun po ang sinabi ng pare na karugtong nga daw nung una. Ano? Eh kung karugtong yun, walang problema. Ano? Di ituloy natin. Ang binigyan lang pong ibig sabihin, binigyan lang ng komento o sinagot ni kapatid na rin at si kapatid na Michael, yun lang pong Exodus 3:6. Kasi yun ang sinabi lang ng pare na nandoon raw, nakapaloob yung ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi Diyos ng mga buhay. Kaya dapat ipanalangin ang mga patay, idasal daw ang pangamapatay. Yun ang basihan nila. Kasi yun po ang ano eh. Yun po ang tema, yun ang issue pinag-usapan nila eh. Na dapat ipagdasal ang patay. Kaya yun po ang nilalaman ng isyu. Ngayon, sabi ni Talibong, eh ang nagchap-chap daw yung dalawa ang dahil nga daw sa hindi itinuloy. No. Ano po? At
Yun nga raw sinasabi ng pare na dapat ipagdasal ang mga patay ay sinabi rin daw ni Kristo at yun daw ay nasa Lucas Kapitulo 20 nga. Ano? Nandun po yun sa Kapitulo 20, umaring 38 na. Eh ang nakalagay po doon, pagka itinuloy nyo po yung sinasabi ni Talibong, hindi po nadiin, hindi ko po idiniin yung sinabi ng yung komento ng dalawa ni Karine at saka ni Michael. Kundi, lalo pong nagliwanag na ang nadiin si Talibong, yung mga pare. Eh bakit? Eh wala po ron yung itinuturo ng mga pare na dapat ang patay ay ipanalangin. Wala po niyan o ipagdasal. Wala po doon. Hindi po yun ang usapan doon. Sige, basahin niyo po yung chapter na yan. Hindi po pinag-uusapan doon na ipanalangin yung patay. Wala po yun. Bagamat nandun po, binanggit doon yung ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Hindi ang ibig sabihin noon ay ipagdasal mo na yung patay. Wala po doon. Ang itinuturo po ni Kristo doon, yung ang tao, kasi may nagtanong sa kanya na kung ang pitong lalaki na namatay at yung asawang babae, ay kasi at yung napangasawang babae, ay yun nga ang naalos yun din ang nung buhay pa sila, yun ang napangasawa nung lalaki. Pag namatay daw, eh, sino po ba yung magiging asawa nung babae pagkamatay? Eh, ang akala kasi nung mga nagtanong, gaya rin ang paniniwala ni Talibong ng Katoliko na pag namatay, ay agad-agad, eh, hindi na mamatay yung kaluluwa, kaya kung sino. Eh, yung nilinaw ni Kristo yon na sa pagkabuhayan niya na maguli, ayan, hindi yung pagkamataya, sa pagkabuhay na magulian niya, wala nang pag-aasawa. Sapagkat ang mga tao nga magiging anghel na niya sila na talagang wala nang kamatayan, wala nang pag-aasawa. Yun. Kailan yun? Sa pagkabuhay na maguli. Yun ang paksa po ron, pinaliwanag ni Kristo yun. Na hindi na mag-aasawa sa pagkabuhay na maguli. Hindi po yun ang sagote, o sige ipagdasal ninyo yung patay nyo. Hindi po nilinaw na ibig sabihin, wala na pagkapatay na, kundi sa pagkabuhay na maguli. Yun po ang malinaw doon. Sige, yan po ang basahin nyo. Kaya yung paratang nitong si Wendell Talibong, na lalo raw na diin, at saka si Lacarini daw, ay lalong namali. Hindi ho baliktad yun. Ang nadiin pong lalo, napakitang mali ang turo ng pare, ay yung ginawa ni Talibong. Inulit ni Talibong, di lalong nadiin yung turo ng pare na mali. Kasi kahit ituloy mo, itinuloy ni Talibong, pinakita ulit yung tuloy sa Lucas, itinuro raw ni Kristo na ano, yung turo daw ng pare, itinuro ni Kristo. Hindi yun. Walang tinuro si Kristo na ipagdasal mo yung patay. Oh, Wendell Talibong, ang nagdiin po ng mali is ikaw, pinadiin mo tuloy na mali yung mga pare. Wala doon. Wala doon yung sinasabing sa Exodus, mali na agad. Wala doon nakasulat yung ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, kundi hindi Diyos ng mga patay. O. Pagdating naman doon sa Lucas, nandoon yung ang Diyos ay di Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Pero hindi po sa Exodus. Hindi po sa Exodus. At saka hindi yun binanggit doon para ituro doon ang patay ay ipagdasal pa rin. Hindi po yun ang paksa doon eh. Mr. Talibong, yung nagtanong sa kanya, yung mga paniniwalang katulad mo na pagkamatay ay talagang yung kaluluwa ay buhay pa. Kaya ang tanong nila, sino ba niyang magiging asawa pagkamatay niyan? Kaya nilinaw ni Kristo, sa pagkabuhay niya na maguli, wala nang pag-aasawa. Sa pagkabuhay uli yun ah, hindi po naman nabubuhay uli yung patay eh. Pero yung patay, para magkaroon ng gagawin, ay wala yung kasi patay nga yung kaluluwa. Bueno, yan lamang po ang ating bibigyan ng komento dito po sa paksa na pinapaksa ng kapatid na Michael Sandoval na maikli lang po ito, kaya maganda po na makapagbigay tayo ng komento at malaya po kayong mag-comment kung talagang totoo nga yung turo sa atin ng mga pare. Ano? Maraming
Okay, marami tayong masasabi dyan. Ito, panoorin po natin. Halimbawa, pinatay si Santiago, napatay yung kanyang katawan. Apostol kasi si Santiago eh. Pinapatay ni Herodes. Nung mapatay si Santiago, patay yung katawan niya. Pero yung kaluluwa ni Santiago, hindi patay yun. Pag napatay ang katawan, yung kaluluwa hindi naman mapapatay. At yung kaluluwa na yon, may malay yun, may malay. Pwedeng magising yon. Ayan po mga kaibigan, napanood na natin, ano po, yan po ang bibigyan natin ng komento, ano po. Totoo ba yung sinabi ni Soriano na buhay ang kaluluwa ng tao? Ayan po, ano? At yun din ang paniniwala nitong ating kinagisnan. Kasi alam mo naman si Soriano, pagka ang doktrina ng ibang relihiyon ay laban sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, kukopyahin yon para labanan ng Iglesia ni Cristo. Mahalaga po ito na talagang dapat natin pag-ukulan ng pansin. Kasi po sa Nobyembre 1 ay marami na naman tayong gagawin para doon sa ating mga mahal sa buhay. Ano, wala pong masamang alalahanin natin yun eh. Wala pong masama eh. Lalo na nga po, maraming kabutihan nagawa sa atin at yun ay magulang natin. Walang masama na alalahanin natin yun. Ang masama po, yung turo ng mga pare, ng ating kinagisnan, na dapat ipadasal yun para makarating sa langit. Kasi nasa purgatorio yun. Yun ang masama po ron. Kasi gumagastos tayo ron eh. Babayad tayo sa kanila para bayaran yung pagdarasal nila patungkol dun sa patay nating mahal sa buhay. Eh natural, gagastos tayo dun eh. Kaya mahalaga po na ating pag-aralan talaga lang yan. Magsiyasat po tayo. Huwag tayong basta maniniwala sa mga pare at lalo na itong mga taganga ni Talibong. Kung tawagin ko yung tagangan sa kalubong eh, mga grupo o miyembro. O sige, kung ayaw nyo ng miyembro, okay lang. Itong mga tagahanga ni Talibong. Kailangan po siya sa tinating maigi. Halimba ang dapat nating paniwa, yung turo ng mga pare na ang kaluluwa ay buhay o yung mababasa sa Biblia sa Apokalipsis na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. May pag-aralan nyo mga kaibigan, maigi. Inanyayan ko po yung magsuri po tayo, lalo na po sa Iglesia ni Cristo. Ako po, yan po isa sa mga dahilan ba't ako umalis sa Katoliko eh. Kasi po, talagang sa Biblia, ang kaluluwa ng tao, pag namatay, patay sa... Kasi ang namamatay po yung kaluluwa, hindi po yung katawan eh. O basahin nyo sa Genesis. Nung gawin ng Diyos mula sa alabok si Adan. Wala pang buhay yon. Kaya mababasa mo sa Genesis na hiningahan sa butas ng ilong ng Diyos yung ginawa niyang katawan ni Adan at hiningahan niya ng kaluluwang may buhay. Ayan. Kaya nagkaroon ng buhay. Kasi yung kaluluwang buhay, ayun, nagkaroon ng buhay. Kumbaga sa jeep, yung katawan ng jeep, wala pang gasolina yun. Pag linagyan mo ng gasolina, saka andar yun. Parang ganun yung ating katawan. Pagkapatay ang ating kaluluwa, patay din po ito. Kaya nakalagay sa Biblia, yung kaluluwa ng tao pag namatay, ay nakadikit sa alabok. Kasi yung tao galing sa alabok, kaya magiging alabok yun. Kaya yung kaluluwa, nandun sa alabok. Yun ang patay eh. Nakita nyo po ba? Mahalaga po yan kasi biro mo eh,
niluloko lang tayo eh. Asang-asa tayo na mapupunta sa langit yon. Kasi nagbabayad na sa kusang lahat. At saka, dapat na ipaliwanag ito ni Wendell Talibong. Bakit naman, taon-taon na lang, hindi umaalis sa purgatorio. Gastos ka ng gastos, bayad ka ng bayad sa padasal, ha? Pamisa ng pare, eh, hindi nakakarating sila. Laging nasa purgatorio. At sinungaling pa ito si Talibong eh. Wala raw bayad. Wala raw bayad ang pagpapamisa. Ha? Kung nasabi ko nga yung bayad sa patayin, ang patay raw hindi binabayaran. Ang ibig kong sabihin nun, ang patay ay ibinabayad pagpapamisa sa patay. Pagdarasal yun sa patay eh. Oh. Asang-asa naman tayo na yung misa ng pare ay may bisa yun. Kaya gagastos tayo kasi para maalis nga dun sa purgatorio. Ang hindi natin napupuna dyan, walang katapusan. Eh sabi nga ng isang pare, inimbento lamang yan. Inimbento lamang yung purgatorio yan sa kamisa. Yan na niya ang pagkakakitaan ng salapi na wala sa mundong maituturan niyan na pagkakakitaan ng malaking salapi, kundi yung misa at saka purgatorio. Kaya pinipilit ng mga ayan na nasa Biblia yon. Wala po yon. Darating po tayo dyan. Yan po mga kaibigan, ano po. Mm-mm. Kaya itong si Talibong, ang dapat nitong, ang tawag nito, hindi po punto por punto. Chap, chap, por chap, chap. Ito, nililinaw ko lang po ito eh. Ano? At sabagay, yung inanong yun ni Michael Sandoval, yung tungkol doon sa sinasabi ni Soriano. Kasi Soriano eh, tagapagturo din lang ng mali eh. Puro din ang mga tinuturoan eh, naniniwala doon sa maling turo. Wala po sa Biblia na ang kaluluwa ay pwede mo kausapin, na pwede mo pang ipagdasal. Wala yun. Katulad din ng Katoliko. Mali po yan. Kaya totoong ang Iglesia ni Cristo ay naiiba po sa lahat ng reliyon. Halos lahat ng reliyon naniniwala dyan eh. Lalo na yung kahit pagano, lalo na mga pagano, talagang naniniwala sila na ang patay na tao ay pwede mong kausapin. Yang lalo na yung reliyon ng mga Incik. Ha? Talagang naniniwala sila na kahit patay na yan, ay alam niya, hindi po totoo yun. Kaya nakita ko paglibing agad, sinasamahan ng itik. Gumagawa sila ng mga pera na yung mga dyaryo na yun daw ay pera. Sinusunog para may pamasahe raw yung patay. Mga tradisyon nila yon. Ngayon po, at talagang maski dito po sa Canada, makita nyo ang talagang nagdiriwang yan mga Incik. Talagang matindi yan, nagbabahay-bahay pa yan. Halloween nga yan ang mga ano nila. Tinatawag nilang Halloween ang pagpipista nila yan. Talagang ipinagdiriwang yan maski sa Amerika. Naiiba po ang Iglesia ni Cristo talaga. Sa lahat, iba kami. Hindi po talaga ipinagdiriwang yan. Kasi ang saligan namin, katotohanan na sa Biblia, na ang kaluluwa talaga, eh, hindi na nabubuhay yun. Kaya ang tao ay hindi na kumikilos, hindi na nag-iinga kasi patay yung kaluluwa. Kita nyo na? Yung ating buhay, yun ang tinatawag na espiritu. Yung buhay. Hindi mo nakikita yun, yung buhay. Yan ang galing sa Diyos. Kaya yung buhay, binabawi na ng Diyos yun. Yun ang espiritu, yung buhay natin. Yun po mga kaibigan. Kaya ito si Soriano, wala naman turo itong ano eh. Wala naman itong turong hindi ko kontra sa Biblia eh. Karamihan turo nito sa lungat sa Biblia. Bueno, yan lamang po ang komento ko. At sana po bigyan rin ng komento. Una na po, pinaalala ko sa inyo yung sa Genesis po. Bakit nabuhay ang taong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng alabok si Adan? Kasi hiningahanan niya ng kaluluwang may buhay. Ngayon, yung kaluluwang hininga sa buhay ng tao, kung muna kasala, basta nagkasala, mamamatay yun. O, hindi ba? Nasa Ezekiel naman yun. Na ang kaluluwaan niyang nagkakasala ay mamamatay. O, ay paano mo sasalungatin yan? Yun naman ang inilahad na paksaan ng kapatid na Michael dito po sa nilunsad ko. Simple lang po. Dinaragdagan ko lang po para
Huwag po tayong madaya, lalo na itong Nobyembre 1. Kung totoong ang kaluluwa ng namatay ay nakakaramdam pa, pwede po niyang gawin kung ano niyang gustong gawin. Lahat po sana ng kriminal, lahat po sana ng kriminal na nakapatay ay nahuli na. Eh bakit? Eh ituturo nung kaluluwa yun, eh yan ang pumatay sa akin. Bubulong doon sa pulis, o yan ang pumatay sa akin. Ay wala po eh. O yun si, ang pumatay lang kay Ninoy Aquino. Ha? Hindi pa hanggang naging presidente na yung anak niya, hindi pa rin alam kung sinong mastermind. Ay kung totoong ang kaluluwa ni Ninoy ay buhay, ay sasabihin kay Cory, sasabihin sa anak niya. O yun ang mastermind. Kasi buhay siya eh. Simple lang po yan po, practical lang po yan. Eh bakit? Eh batay nga po sa katotohanan ng aral ng Diyos, ang kaluluwa, hindi mo na makakausap yan. Patayan. Kaya sinasabi sa Biblia na anumang mga aktibidad sa ilalim ng araw, anumang ginagawa sa ilalim ng araw, maging ng mga buhay, hindi na magkikinabang yung mga patay. Kaya nga alam niyo po, nung mamatay na yung lola ko, eh pinilit akong magsalita nung mga tiyain ko para maipakita doon sa pare na mapapasok ako sa simbahan. Eh, wala naman masama doon eh. Kaya lang nung una, ano pa kakong gagawin ko dyan? Hindi naman ako naniniwala. Hindi. Eh pinagbigyan ko sila, pero kako, huwag akong tuturuan ng pare ng pagsasalita. Kung ano po yung gusto kong sabihin, pabayaan ako. Pwede po. Ikaw ang niya magpasalamat sa mga taong nakiramay. O, sige, payag ako. Yun nga po sinabi ko, na nagpapasalamat kakwa ko sa lahat na gabi-gabing nakita kong yung maging mga kursilista kako, salamat sapagkat may malasakit kayo na dahil po si inay ay gusto niyo siyang mapunta sa langit. Salamat po kako. Pero kako, yun po yun sa loob ng simbahan yun. Nandun yung pare. At nandun, maraming tao tumingin kasi nang pumayag ako, eh gusto nilang marinig sasabihin ko. Alam po niyo kako, salamat sa inyong pakikiramay sa atin. Pero, sa akin pong natutuhan, ano po, ano man ang ginagawa natin dito, hindi na po alam yan ni inay. Hindi na po magkikinabang yan, ang sabi ko. Kaya po, tayo po kako, habang buhay ang ating mga magulang, gawa nating mabuti. Huwag yung patay na. Kasi pag patay na ho, hindi na ho magkikinabang yan. Kahit anong gawin na natin dito. Ay yung pare, nakikinig yan. Nanonood yun. Hindi siya magsalita eh. Kahit anong ginagawa po natin dito, hindi na magkikinabang yan si inay. Patay na po yan eh. Kaya po kako, habang buhay ang ating mga magulang, gawa natin ng mabuti. Huwag yung patay na, hindi na magkikinabang yan, patay na eh. Ayun po, eh maraming natuwa sa akin doon. Paglabas ko sa simbahan, kinakamayan ako nung matatanda. Yung maraming kinamayan kasi sabi sa akin, sa lata niyang nagsalita dyan sa patay, iba ka eh. Napakaganda niya sinabi mo eh. Eh siyempre, sino na naman magagalit nung habang buhay ang magulang natin eh. Gawa natin ang mabuti. Huwag yung kung patay na. Kaya maraming natuwa doon sa akin eh. Iyon, nag-mission po ako doon. Ngayon may isang lokal na ngayon doon. Sa Bicol. ngayon, yan po mga kaibigan. Simple lang po, kinukwento ko sa inyo yan. Bilang sinasamantala ko po yan. Kasi maikli lang naman yung mga payag doon sa inilabas ni kapatid na Michael Sandoval. Pero yun po ang katotohanan. Sana ay mabuksan ang ating isipan. Ano? Unang-una na, yung mga miyembro dyan sa iglesyang itinatag ni Soriano, yung members of the Church of God International. Mali po yung turong yan ni Soriano na ang kaluluwa ng namatay na tao ay makakausap mo pa o buhay pa rin yun na may, sabi ni Soriano, mayroong pangkaramdaman. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan yun. At ganun din po yung ipinipilit ni Wendell Talibong na tama yung turo ng pare. Wala po sa Biblia yon. At hindi po nadiin sila kapatid na rin eh, sila kapatid na Michael, doon sa pagpapaliwanag ko.
Sapagkat eh, kahit pinagbigyan na nga natin, ituloy nyo po yung yung sinasabi ng Talibong. Hindi po nadin kundi lalong nadiin si Talibong. Lalo niyang pinahaya yung Katoliko. Kasi yung sinabi ng pari, wala doon sa Lucas. Yung sabi ni Talibong na chinap-chap. Hindi po. Saka, alam po ninyo, ulitin ko po sa inyo, sa Iglesia ni Cristo, hindi po ugaling mag-chap-chap. Kasi ang chap-chap po, pagnaraya yan eh. Maaring kumukuha ng napuputol dyan na hindi naman kailangan ituloy mo yun eh. Walang masama doon na kumuha ka doon ng parting yun. Basta, hindi ang layunin mo, manira ka o sirain mo yun. Hindi po eh. Eh si Talibong hindi ganun eh. Kaya hindi po dapat itong sabi nito, punto por punto raw sila. Hindi po totoo yun. Oh. Doon lang sa sinagot niya eh. Oh. Ang dami niyang hindi sinagot doon eh. Ano yon? Sinabi ko doon na mali yung sinasabi niya na yung hayop ng katuparan nun, si kapatid na Felix Manalo kasi ibong mangdaragit. O, sinabi ko yon, hindi na niya sinagot, ha? Kasi sinabi niya yun eh, kasi wala nang may sagot eh, na ang sabi ko, yung hayop, ang simboliko yun ng hari, ang katuparan niyan talagang papa. Ay, hindi niya si Felix Manalo niya kasi ibong mangdaragit, kaya siya niya yung hayop. Ay, hindi na sinagot yon. Saka yung sabi niya na, sinasabi ba niya dito sa, ayun, tinuro niya yung nagpapatay, saka utos magkintal sa noot ka ng kamay. Bakit sinasabi ba niyang Katoliko dyan? Pinaliwanag ko rin yun. Pero hindi na niya sinagot eh. Kaya, hindi dapat punto por punto ang pamagat mo, Wendell Talibong. Kundi, chap-chap por chap-chap. Kung ginawa ko lang yun, ito nililinaw ko na eh. Kung sinasamantala ko na ito eh. Kasi hindi kailangan eh mag-texto akong buong para sa iyo lang eh. Dito sinisingit-singit ko na eh. Kung ako man eh, nakita ninyo, mga kaibigan, lalo na po kayong mga miyembro ni Talibong. sige, hindi kayo miyembro, ang mga tagahanga ni Talibong. Kung yung po pinupost-post ko, kasi po yung title ko eh, King of Chap-Chap si Talibong. Gusto kong ipakita rin yung ginagawa ni Talibong. Panoorin nyo lahat ng video ko. Wala po ko akong ganun. Wala po nga. Doon lang po sa parte nyo. Kasi nga, gusto kong ipakita na si Talibong talaga King of Chap-Chap. At itinuloy ko nga po yung pag-chap-chap niya dyan sa aking video. Oh. Ganun naman talaga si Talibong. Sasaw-saw yan sa usapan ng iba para doon siya mag-chap-chap-chap. Lahat ng, alimbawa, Depensor Katoliko, may debate o kung mayroon sinagot, sasaw-saw yun doon para mag-chap-chap siya doon. At saka na po, ahaba po yung mga sagot ko, ano? Yung sinasabi niya na puro raw akong maling akala. Paanong hindi ka mamamaling akala ay gumagawa ka para mag-akalang ganun ka nga. Walang iniwan po doon sa, hindi ba mayroong kasong yung bakla ay napatay. Nung sundalo, ay bakit? Ay yung bakla talagang nag-makeup, gusto niya makita siyang parang babae. Kaya yun, Mr. Talibong, ibig sabihin na minimikapan mo yung programa mo. Kung ano sinisingit mo, kinukulayan mo. Pero namimiloso ka, pilosopong bakya ka, ano anyang kulay, ano anyang makeup. Yun ang ibig kong sabihin, Mr. Talibong. Yung bakla, nagpapakilalang siya ay gustong papaniwalain na siya ay babae. Ngayon, akala naman nung sundalo, eh babae nga siya, kaya mali yung akala ni nung sundalo. Ganun din ang nangyayari sa akin. Oh. Kasi, nag-aakala kong pare, kasi ang ginagawa mo para akalain ng mga nanonood na ikaw ay pare, akalain ng mga Katoliko na ikaw talaga, ay Katoliko talaga nga, hanggat maaari, ay para kang pare. Kaya nagkakamaling akala. Totoo yun, oh. Ganun nga po nangyayari. Yung bakla, para papanirin yung sundalong babae siya, abay nag-makeup para siyang babae ay natuklasan nung sundalo. Pagdating sa hotel, ay lalaki pala. Napatay tuloy siya. O, kaya yung sundalo na nakulong, di ba? Amerikano sundalo. Kaya masama yung patay eh. Pero kaya naman napatay siya nung sundalo kasi naluko niya, nadaya niya eh. O ay pagdating sa hotel, ay lalaki pala. Yun ang ibig kong sabihin, Talibong.
Kaya namamali yung akala sa iyo kasi ang ginagawa mo, talagang pinaakala mo yung nanonood sa iyo. Pinaakala mo na ikaw ay ganito. O bueno, hanggang dyan lang. At iba pa, bibigyan natin ng ano yan, ng komento, yung mga si Talibong na ang programa na ay Chap Chap or Chap Chap. Ito po. Nais ko pong batiin muli yung aking mga mini-mission. Ano? Mahalaga po ito mga kaibigan. Ano? Kaya pasensya na po mga kapatid, yung iba, kung hindi ko kayo nababanggit. Kasi mahalaga po ito. Ayaan yung iukol muna natin ito sa mga nais nating makaunawa ng ating pananampalataya. Unahin ko po uli itong si Hayang Kiking at si Jocelyn. Ayan, inchik po yan. Si Alex Sineta, si Saldi at Tick Sineta. Ano po, mga kapatid ko po yan. Si Lily Sineta. Ano po, yan, yung mga kapatid ko yan. May mga, yung tatay ko, yung nanay ko, patay na rin. Kung katuloy ko po yan, sige po sila. Ay, hindi ko sila pinagbabahala sila kung maniwala sila sa akin kasi sayang yung perang gagastusin mo. Patay na yun eh. Ang nakikinabang, hindi po yung patay, kundi yung pare yung tumatanggap ng pera. Ayan po. Si Gomersiendo Porten. Ayan po. Kumusta Gomer? Ano ho? Sana maunawaan mo ikaw. Alam ko, medyo nagbabasa ka rin. O, bahala ka. Kung gusto mong ipadasal pa, ipamisa yung patay nyo, nasa sa iyo yan. Pero paalala ko, ano? Hindi po nakikinabang yung patay. Ang nakikinabang yung pare sa pamisa. Eh, biro mo, bago ilibing yan, ha? Bibindisyon ng pare, pinatawad na raw at pinatawad na sa purgatorio. Pero pagdating ng Nobyembre, nandun po yun pala sa purgatorio, walang katapusan yan. O, si Glenda Real, ano po, ayan, o. Ito alam nito, kamamatay lang yung kapatid niya, inatake sa puso. O, kayo ba, Glenda, hindi ba niyo binayaran yung pare? O, dahil doon sa nakita ko yung pare, pumunta pa sa bahay, nagwiwisik pa ng tubig. Nagganong-ganong pa, ha? Dahil doon sa patay. Eh, siyempre, gagawin natin yun. Yun ang paniniwala natin. Hindi natin alam na mali yung aral na yun, eh. Ano? Yan po ang dahilan. Napakaganda po nitong ginawang to ni kapatid na Michael. Kasi napapanahon to. Para wag na po tayong madaya. Oo. Si Patty Carpio Sineta. At saka si Paul McKinney. Ha? Si Astor Sineta. At saka si Nueme. Kasama ang kanyang anak, si Mark. Si Joye Sineta Nebre. Si Arlene Asarcon. Ayan po. Pinsan ko yan. Nasa Toronto yan. O, nasa kanya yun. Kung napanood niyo yun, kasi patay na rin ang asawa, nasa kanya yun. Kung naniniwala siya sa akin o hindi, nasa kanya yun. Bahala siya. Kung gusto niyang ipamisa, bayaran niya yung pare, bahala siya. Pero ulitin ko, ang nakikinabang yung pare, hindi yung patay. Kasi patay na yun eh. Bubuhayin yun pagdating ni Kristo. Ayun. Si Jesus Sineta Opeda, nandito rin po yan sa Vancouver. Ang kanyang kapatid, si Susan Opeda Almonte. Susan, kumusta po kayo dyan? Ano? Si Chona Sineta, nasa Florida yon. At itong si Estrella Borbe. Ayun, bahala po kayo kung naniniwala kayo sa mga pare na makikinabang yung patay. Eh, di bahala kayo, di gumastos kayo. Di ba? Pero ang paniwalaan nyo, ako po, kasi, sorry, nagbabasa po ako ng Biblia. Yung po ang dapat batayan, yung aral na yon. Si John Borja, si Roth Borja, nasa inyo po yan. Kung maniwala kayo sa akin, bahala po kayo. Eh, pera ninyo naman yan eh. Si John Duran, si Melody Samson, ano, Rinor, Rinon, ayan. Josephine Rosagaran, ayan. Ako, naniniwalang kayo may mga patay ng mahal sa buhay. Nasa inyo yan kung gusto nyong ipamisa pa yan para makarating sa langit. Bahala po kayo. Walang katapusan yan. Na pagpapamisa yan. Marilo Borja, si Tony Borja, ayan. Alam ko na mayroon na rin kayong mga patay. Bahala po kayo kung gusto nyong magbayad sa pare. Ulitin ko, hindi magkikinabang yung patay. Yung pare ang nagkikinabang. Si Oscar Borbe Jr., Rosalia Cachuela, Teodora Beltran, Rahasia Maribuhok, si Lidwa, at saka yung pinsang ko rin sa Texas, si
si Jean Alpapara Finchel, at bago ko malimutan, si Carix Cayanong ng Target on Air. Siya po'y nasa DCM ina. 1530 kilohertz. Hapon po, 3 to 4 ang kanyang Target on Air. Kumusta po kayo, Carix Cayanong? Bueno, hanggang dyan po mga kaibigan, hindi ko po kayo kaaway. Magsuri po tayo. Mahal po namin kayo. Ang tungkulin namin, ipangaral ang katotohanan. Kaya yan po ang ginagawa ng aming mga ministro. Ako lang po ay kung mayroon akong Target on Air, ay tungkulin ko rin po na ibigin kayo sa paraang ipaliwanag ko rin sa iyo ang natutuhan ko sa mga turo ng ministro. Tama po yung turong yun ni kapatid na Michael na ang kaluluwa, bagamat buhay, ang kaluluwa na maano bag ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Nakita niyo po ba? Tama po 'yon. Yan po 'yung nasa Biblia 'yon. Bueno, maraming salamat po at 'wag nating kaligtaan na mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Maraming salamat po.